Noong last week po, nag-refer na ako sa NBI ng 5 instances sa social media na talaga namang ina-undermine ang credibility integrity ng ating electoral process, electoral system. So, asahan nyo po, in the next succeeding days, even after the election, we will be filing cases against these individuals simply because mali po yung ginagawa nila. Talagang pinaasak, sinabi po nila na may result na raw. Yung iba naman, may mga balota na, sineshade na raw po nila, original na balota. So, yeah. Isipin niyo po yung dating sa mga tao niya na yung pala, kaya pala makakuha ng mga original na ballots. O kaya naman, baliwala na pala yung mangyayari sa May 9 natin, sa halala natin. Yung iba po, outside of our jurisdiction, kasi ginawa yung fake news outside of the Philippines. Pero ito po yung gusto kong emphasize, Ma'am Ichu. Ang nilalabanan po namin, fake news. Hindi po namin nilalabanan ang mga komentaryo laban sa COMELEC, ang mga tuligsa laban sa COMELEC, ang mga yung mga commentaries whether ito po ay against sa amin o pabor sa amin, hindi po. Huwag po kayo matatakot. Okay lang po, free po kayo na mag that's part of the freedom of expression. Free po kayo na mag-express ng sentiment laban sa commission. Yung kapalpakan namin, free po kayo dyan. And we will not even file cases against you. That's part of the guarantee of our democracy. But remember din po that information is an oxygen of democracy. So ibig sabihin, as an oxygen of democracy, information must be truthful. And the COMELEC will be very, very, will watch everything as far as those untruthful informations are concerned. Fake news, pakiiwasan po natin yan.